Ako po si Sally Silos. Parang ang hirap i-adjust kasi biglaan eh. Kumbaga, bilang mahirap, wala kang naiipon. Pag makita mo yung kahirapan na mag-isa ka lang, wala akong kadamay, hirap. Hirap talaga. Lalong-lalo na kayong mga anak ka. Diba? Ang hirap. Kaya hindi ko maisip na lumuha talaga. Pag naaalala ko yung ganyan na anong sakit na ano na yan na niisip ko na baka magkasakit ako, kawawa yung mga bata. Mahirap. Buti may mga tumutulong na lalo na yung Caritas tumutulong sa amin. Malaking bagay. Marami ako natanggap sa kanilang grocery eh. Tapos may mga buto-buto pa. Yung buto-buto na yun, umabot ng linggo yun eh. Inadobo ko. Para ang tagal talaga. Tapos yung mga pure gold, hindi naman sila naging ano sa akin talaga. Binigyan nila ako. Malaking bagay na sa amin mag-iina yan eh. Tatlo kami pero hirap talaga. Dahil ang lockdown, wala akong naipon eh. Biglaan eh. Wala talagang, may hawak ka man na 200-300. Biglaan. Parang, ano ba ito? Parang parusan na ba ito? Sabi kong ganun. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin mag-iina. Hirap talaga. Buti may mga ayuda naman yun. Minahal ko talaga yung mga ayuda na yun. Talagang inano ko talaga yun. Kasi alam ko kung hanggang kailan ang sakit na ito na talagang kumakalat sa atin. Bilang ina, siyempre nandoon yung takot na hindi mo alam sa katabi mo, baka may sakit na. Hindi ko alam kung paano ko anuhin ang mga bata, kung paano ko isipte dahil sa kalagayan ng bahay namin. Maliit lang. Hindi mo alam kung saan may kukubir ang mga bata. Hirap ako sa ganyan. Kaya lagi na lang ako nagdarasal talaga na sana ligtas kami. Sabi nga nila, di ka ba natatakot? Baka mahawa ka bandang huli. Natatakot siyempre. Eh paano naman kung ang mga anak ko naman ay magugutom tapos hindi naman pwedeng kung saan ang kumakain mga kapitbahay nakatangod ng mga anak ko. Siyempre gagawa ka ng paraan lalo na pag nag-iisa ka lang sa buhay. Gagawin mo, kahit takot ka na magkasakit, takot ka na anong mangyari sa'yo, iisipin mo pa rin yung pagmamahal sa mga bata kung paano sila makasurvive. Mayaman man, mahirap, biglaan. Parang sinopresa lang tayo sa ganitong... Sa tanda kong to, ngayon lang nakaranas na ganitong lahatan talaga. Biglaan ang pangyayari na hindi mo maano, malamak kung saan galing talagang ganitong sakit. E sa ngayon, buti na lang. Nakakaano naman tayo, pwede na tayong lumabas kahit isa sa isang pamilya. Nakakapagtinda-tinda na ako sa labas. Kahit paano yung mga naano ko na talaga yung gusto kong anuhin sa mga bata. Hindi na sila nagugutuman kagaya nung dati na biglaan. 200 lang ang laman ng aking wallet na hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos ang sakit na yan talaga. Hindi ko alam kung paano pagkasya ng 200. Buti na lang. Yun nga, sabi ko nga, buti may tumutulong naman. Kahit paano.